Araw mga boss at idol, at tayo po ay nagbabalik. So mahigit 2 linggo po tayong naging busy at sobrang busy po talaga kaya hindi na tayo nakapag-vlog. Dahil po sa mga paalala at malasakit ng ilan nating mga subscriber, maraming salamat po dun sa mga nagchat. Yan sila Sir Alan na Paes na walang sawang nangangamusta at sa mga ibang subscriber po na hindi ko mababanggit. Pagpapayin niyo po, pero na-appreciate ko po yung mga reminder niyo sa akin kung may mga susunod tayong vlog. So ngayon po, meron tayong isang subscriber na nagtanong na naman. Hindi ko pa nahihinga ng permission kung pwede kong i-shoutout yung pangalan niya. Pero ang tanong niya, Sir, advisable po ba talaga na gumamit ng isang 17 by 30 na cage? So, ano yung advantage at yung disadvantages ng paggamit ito? Yung 17 by 30 po, yun po yung sukat ng isang double cage or single cage. Okay, pag sinabi nyo naman pong gauge, yun naman po yung kapal. Yung kapal ng bakal o ito yung kapal ng ano, ng ginamit na materialis dun sa kulungan ng ibon. So, 17 by 30. Para sa po sa akin, yung 17 by 30 na cage is advisable po for our breeder. Lalo-lalo na po dun sa mga nagsisimula. Bakit po? Based on my experience po, ako po gumagamit po ako ng mga 17 by 30 na cage. Ang ginagamit ko pong 17 by 30 na cage, yung double po. Double cage, tapos ang sukat 17 by 30. Nagkakahalaga po ito ng 600 pesos to 1,000 pesos, depende po sa kapal na materials na ginamit. Kung bakit po 17 by 30 cage ang ginagamit ko or advisable for breeder, kasi po nakakalipad po ng maayos yung mga breeder po natin. Ngayon po, kung halimbawa naman po meron po kayong isang breeder, halimbawa lang po ito, meron po kayong isang breeder, ang advantage po niya, kung young pa po sila or basal, okay, mga hindi pa sila nagbe-breed, hindi pa sila nangingitlog, nakakalipad po sila ng maayos. Mabilis po yung maturity nila, yung reflexes ng katawan nila, nakakapag-exercise po sila. Which means magiging maganda po yung kanilang pagiging pagbe-breed in the future. Okay, lipas pa tayo sa breeding age po natin. Yung iba po 6 months, 7 months. Yung iba po 1 year. Yung iba po more than 1 year. It always depends to the situation and the condition of our African lovebirds. Ngayon po, bakit advisable para sa akin ng 17 by 30? Okay, for one pair. Kasi po, number 1, kung wala pa silang anak, wala pa silang itlog, nakakalipad silang maayos. Number 2, kung sila naman po ay nakapangitlog na, okay, at nakapagpapisa na, yung mga anak po nila, yung mga inakay po, lumalabas po yan ng cage after ng 1 month or 2 months, lumalabas na po yan. Okay, yung iba po, usually 45 days to 2 months, lumalabas na po yan. So, lumalabas na po ng cage para kumain ang sarili nila. Okay, so in that way po, hindi lumalabas sila, yung ibang inakay sinusubuan pa rin ng mga breeder o ng mga magulang nila. Yung iba ng inakay naman, kusa nang tumutukha dun sa mga ceramic feeder or sa mga bird seed feeders natin at umiinom na rin ang kusa. In that way, nagagabayan sila. Ngayon, ito yung pinakamahalagang part kung bakit advisable para sa akin ang 17 by 30. Dahil, kapag ka ready na silang iwalay, na-reach na nila yung 45 days to 60 days, at nakikita nyo tumutukha na sila by their own, pwede nyo na pong ilagay yung divider ng double cage. Tama po, may divider po yon. So, may divider yon, yung po yung pwedeng maglagay ng partition, okay, sa breeder cage na may nest box, at saka dun po sa grow out cage na walang nest box. Yung grow out cage na yon, dun po sila mag-grow. Yung po yung pinaka-nursery nila, dun po sila magmamature. What is the advantage of that? Ang advantage po nun, kasama pa rin po nila yung parents nila sa iisang cage. Okay, hindi sila parang ma-homesick. Okay, magsusubuan pa rin sila. Okay, nagkakakitaan pa rin sila. Pero may partition na nakaseparate na. Ibig sabihin, itong mga inakay na to, hindi na sila pwedeng sumama dun sa nest box ng parents nila na breeder. Para yung mga breeder na parents nila, number one, hindi na masyadong ma-stress kasi minsan may mga breeder na continuous po sila nagme-mate, continuous sila nagpo-produce ng egg. Tapos, nai-stress po sila pag nandun yung mga, ano po, yung mga inakay nila. Okay? So, kung kasama na nila yung, kung nakaseparate na po yung mga inakay, ang tendency, continuous na po yung breeding nila. Okay? Ano naman po yung
advantage po nito dun sa mga inakay. Hindi po sila basta-basta mabibigla na pinulot natin sila sa parents nila. Okay? Kumbaga, dinahan-dahan yung proseso. Nasa process sila ng maturity. Bago natin sila ilagay sa flight cage ng mga kasamang iba't ibang hibon, talaga po dapat talaga nilalagay siya sa nursery, which is diniscuss natin sa mga previous vlog natin. Sir, yung nursery po ba advisable lagyan ng nest box? Para po sa akin, yes. And it depends. Okay? Yes, kasi dahil mga bata pa sila, usually nag-i-stay talaga yan sa nest box. Bakit it depends? It always depends to your budget, mga boss and idol. Kasi po ang nest box nag-range po yan ng 100 pesos to 150. Okay, it always depends po sa availability and budget po natin kung pwede natin lagyan ng nest box. So I hope, sir, nasagot ko po yung tanong ninyo kung ano yung advantage and disadvantages po ng pagkakaroon ng 17 by 30 na cage. Pahintulutan niyo po ako na i-shout out yung mga subscriber natin na kahit matagal na tayo walang update or upload, sumusubaybay po sa mga content natin. Shout out po kay Miss Michelle Ayes, idol, salamat po, ang galing niyo po mag-explain, God bless. Ma'am, maraming salamat po, number one sa pag-subscribe and number two po sa pag-comment. God bless po and enjoy breathing. Kay Sir Carlos Reyes, shout out, idol. Kay Sir Alan Paez, idol, maraming salamat. Never ka na wala sa mga vlog natin. In the same time, pinipm mo ako. Na-appreciate ko yun kasi minsan, pagod na ako sa trabaho. Namomotivate ako mag-content. Kagaya na to. Galing tayo sa work. Ang lakas ng ulan dito sa Boracay. So, still, bigla ko naisipan. Nag-chat nga pala si Sir Alan. Maraming salamat, idol. Isa ka sa mga nag-i-inspire sa atin mag-vlog. Dahil hindi ka nawawala sa mga content natin. So, idol, Robbie Liday, shout out, hindi po tayo nagkikita sa Batangas, boss Robbie Liday. Sir Noel Collas, maraming salamat po sa pag-subscribe at pag-comment at panonood po. Hi din pala sa aking daughter na si Princess Carmiel. Yan, watch ka lang dyan, baby. And then maraming salamat kay Miss Jovi Malyari. Napapansin ko, ha, mga boss and idol, karamihan ng mga nagko-comment at subscribe sa atin puro kababaihan. Mga madam, maraming salamat po. God bless po and enjoy breathing. Mr. Bernard Lavilla, idol, Bernard Lavilla, may utang ako sa iyo. Okay? I hope ma-process ko na siya soon or by early next month. Okay? I hope you enjoy yung mga binahagi ko sa iyo na materyales. Actually, mga paproduce natin yan. And enjoy breathing. Sana i-enjoy mo sila. Diba? Hinihingi mo lang project, binigay natin visual. So, maraming salamat, idol. And looking forward, yung mga project mo na yan, in the future, dumami siya. And open communication lang tayo. This is the start of our good relation. And syempre ako, actually natouch ako, di ba? Nakita mo naman, idol, naka-uniform pa tayo, pinuntahan talaga kita. Doesn't mean kung malayo, it doesn't mean it takes an hour for me to travel, to go to your location, dahil na-appreciate ko po kayo, okay? Sabi ko nga eh, tanggal pagod nang makita mo yung isang subscriber mo, kaibigan mo sa industry ng pag-iibon, okay? Kay Sir Romeo, Magbanwa, idol. Kay Lolo Pogi, pasensya ka na, Lolo Pogi. Talagang busy ang schedule natin nung nakaraan. Hindi talaga kinaya ng powers natin na makasaglit dun sa mga subscriber natin kagaya nyo po sa Batangas. Dahil, I'll be honest with you po, parang nagkaroon na ako ng isang araw. Wala pa nga pong isang araw ako sa Batangas dahil ultimo yung parents ko and family ko. Hindi ko na po mabigyan ng masyado ng time dahil po dun sa demand ng trabaho. So, I hope one day, makabawi po ako sa inyong lahat. Okay? Shout out pala sa buong family, Magnaye family, yan, Banag family, okay, Bulongan family, yan. Paitulutan nyo na ako mag-shout out. Medyo marami tayong shout out ngayon. Shout out din pala sa bago nating subscriber. Hindi niya alam, nagbablog ako. And then nakibahagi siya ng ibon kay Sir, ano po, Sir Mark Francis. Oh, Sir Mark Francis ko. I hope na-enjoy mo yung mga materials and looking forward.
pag may tanong ka, PM mo lang ako. Gaya na sabi ko, late man ako mag-reply, pero sisiguraduhin ko mag-reply ako sa'yo. And then, kay, ano po, kay Principal Sir Cesar Camayra, Sir, enjoy breathing po. Drain up ko na po sa security yung mga nabahagi nating materials. I hope na enjoy nyo po. So, the rest po, ipa-flash ko na lang po sa screen yung mga shoutout natin. And maraming salamat po sa pagpapahintulot, sa pag-shoutout at sa pagsuporta. Enjoy breathing lang po. Maulan po ngayon. Maraming kumakalat na different variant of virus. So, pray lang po tayo kay God. Gusto ko lang po sanang ipagpasalamat yung pag-visit po ni Reverend Father Jose Relente. Okay, binisita po ako ni Father nung nagbukas po ako ng spa sa ano, sa hotel po na pinagtatrabaho natin, hotel and resort pinagtatrabaho natin. I'm very thankful to Reverend Father Jose dahil shinare ko sa kanya yung mystery na ginawa sa akin ng Diyos tsaka nung rosary, okay, when I was young. So ang ginawa po niya, blessed niya po ako. In what way? Kinuha niya po yung rosary sa pocket niya tapos ibinigay niya po sa akin. Sabi niya, anak, gabayan ka ng Diyos. So, natouch ako. Actually, natouch ako dahil I feel so very blessed dahil hindi ko siya ini-expect. In the same time, never naman nawala yung faith ko kay God. Okay? So, maraming salamat mga boss at idol, and hopefully, kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo ngayon, kung ano man yung sitwasyon nyo ngayon, pinagpe-pray ko po kayo na malagpasan nyo lahat yan. At magtiwala lang po kayo. Yung marami pong alagang ibon ngayon, maraming pababa, yung mga gusto magsimula, okay? So, ako lang po, ang may papayo ko, never give up. Okay, if you have a dream, never give up. Tsaka, ang pinaka-importante po, ini-enjoy natin yung ginagawa natin. Mahalin natin yung mga alaga natin at tuturong natin silang parte ng ating pamilya. Stay safe mga boss and idol. Maraming salamat po. And God bless. Glory to God po.